back again to my YouTube channel. So medyo matagal na naman po ako hindi nakapag-update kasi busy din sa pag-aalaga kay Cassie and also nakatamad talaga kasi sobrang init ngayong panahon, ngayong summer sobrang init, tapos syempre dala ng sa pagbubuntis tamad. So by the way guys, ngayon naka 31 weeks na ako, turning 32 weeks sa Monday, and wala pa rin kaming gamit kundi yung mga baby dress lang ni Cassie kasi ang hirap bumili. Pero naka-GCQ na rin naman, naka-open na yung mall, kaso nga lang wala pang mga sasakyan and wala rin naman kami sasakyan para pumunta sa mall. So hanggang ngayon hindi pa rin kami nakakabili and yeah, sobrang hirap ngayon COVID-19 kasi hindi mo talaga mabibili agad yung mga kailangan mo, yung mga kailangan ng baby mo. So kailangan pa natin maghintay na magkaroon ng biyahe para makapunta tayo sa SM. And meron din naman dito sa malapit lang, pero wala talagang jeep, walang masakyan. So, yeah, moving on guys, ang pag-uusapan natin ngayon ay ang tungkol sa aking first and second trimester. Yes, so I will share ko po sa inyo kung ano ba yung mga naging karanasan ko ng first and second trimester. So, hindi po lahat ng mga mommies ay pare-pareho ng nararamdaman sa first and second trimester. Or sa first trimester muna, mag-focus muna tayo sa first trimester bago po sa second trimester. So, hindi po lahat ng mga mommies ay pare-pareho magbuntis. Merong maselan, merong madali, merong normal, merong parang wala lang, ganun. So, ako po, nasa part ako na medyo maselan ako nung first trimester ako, na talagang hindi ako pwedeng mag-work kasi nga po, mababa si baby and hindi ko talaga kayang bumiyahe kasi konting ano lang, parang konting alog lang sa akin, sukan-sukan na agad ako and suka ako ng suka, may maamoy lang ako na kahit ano, suka ako ng suka. So ayun, talagang kailangan ko mag-resign, kailangan ko mag-bed rest, halos na naipa-bed rest ako noon ng 2 weeks nung last December, 2 weeks akong bed rest noon. Tapos sinubukan ko nang pumasok ulit sa work kasi nag-work pa ako noon. Wala talaga, hindi ko kinaya. Inabutan din ako ng takot na kasi sabi ko, paano ako makakauwi nito? Kung ako lang mag-isa, paano ako makakarating sa patutunguhan ko kung ako lang mag-isa? Kasi umuwi pa ako dito sa Bulacan tapos sa Pasay pa yung work ko. So medyo malayo, halos tatlong sakay, jeep mula di ay bus mula dito hanggang sa may Balintawak, tapos MRT LRT ka, and then magjeep ka na naman papuntang Mawa, tapos yung shuttle bus po ng Slayer, yung shuttle bus ng Slayer. So ayun, nakarating ako ng Balintawak, pero pagkasakay ko pa lang sa bus noon, talagang hilong-hilo na ako, nasusukan na ako, pinipilit ko lang halos talagang kailangan ko na magdala ng plastic para sa mukha. Tapos bumaba ako ng Balintawak, talagang suka na ako doon, ng suka, nang hina na ako, tapos meron na nag-concern sa akin, binigyan ako ng cutting ko, ganyan, sabi ko. Kasi nga, nasukan-suka talaga ako noon, tapos hilong-hilo ako. Tapos meron din time na hindi na talaga ako nakaabot. Bumaba na ako kasi sukan-suka na ako. Kailangan ko na may labas kasi naman lunukin ko ulit yung sinuka ko. So, ayun. Talaga hindi ko kinaya yung first trimester ko. So, yung mga naramdaman kong first trimester, well, halos pare-pareho yung mga symptoms ng first trimester. Pero meron lang talagang iba't iba. Merong maselan, merong normal lang talaga. So, yeah. Noong first trimester ako, naglista ako dito kasi baka may makalimutan ako, di ko may share. So, noong first trimester ko, yun, nangihina ako kasi yun, nangihina talaga ako. Yung konting kilos ko lang, manghihina agad ako. Kailangan lagi lang ako nakahiga. Ganun yung ginawa ko noong first trimester ko kasi hirap talaga ako kumilos eh. And next, yung nagsusuka ako every time. Kaya ako rin nagsusuka every time na may
Naamoy akong hindi ko gusto. Maselan ako sa amoy nun. Kahit sa pagkain, basta sa kahit anong amoy, hindi ko gusto. Mas gusto ko yung normal na amoy lang. At mas gusto ko yung amoy ng ni Cassie. Yun, mas yun yung gusto kong amoy. Kasi yung amoy ng bas, di ko gusto. Amoy ng pabango, di ko gusto. Amoy lahat na amoy ng usok sa labas, hindi ko gusto. Kaya halos hindi pa nagla-lockdown, naka-stay at home na ako. So next, yun nga, hindi ako makabiyahe kasi nga po suka ako ng suka. And yun, tamad ako. Di ko alam, pero as in, hindi mo na po ako, kasi nga po, ito, lamigin ako nung time na naglilihi ako. Hindi mo ako mapahawak sa matagal sa tubig, hindi mo ako mapaligo araw-araw noon, kasi halos, hindi ko alam, madikit lang ako sa tubig, pero halos lamig na buong katawan ko. Kaya hindi mo talaga ako, hindi mo ako mapahugas ng mga pinggan ganyan. So, hindi mo talaga ako mapapagalaw. Talagang nakahiga lang ako. Well, ano naman yun ng doctor ko, ng OB ko, na binedress ako, bawal maglakad-lakad, bawal magbuhat ng mabibigat, ganyan. So, kaso nga lang, si Cassie, lagi ko rin nabubuhat, kasi si Cassie, medyo clingy nun. Hanggang naman yun, clingy si Cassie, pero clingy talaga siya. Siguro, dahil alam niya may kasunod na siya, kaya mas naging clingy siya noon that time. So, ayun, hindi rin ako masyadong kumakain. Halos sa isang araw, hindi mo ako mapakain. Siguro, kumakain lang ako ng konti, tikim, ganun. Pero yung papakainin mo ako ng panlaman ng tiyan talaga, hindi mo ako mapapakain nun. Mapapakain mo lang ako ng pag gusto ko yung pagkain, pero pag hindi ko talaga gusto yung pagkain, hindi mo ako mapapakain nun. Lalo kanin, hindi mo ako mapapakain ng kanin. Yung mga pagkain sa fast food, hindi mo ako mapajollibee, hindi mo ako mapapajollibee niyan. Kasi sabi ko nga sa soko, tipid siguro siya kung nandito siya na naglilihi ako, kasi hindi mo ako mapapakain sa mga fast food, ganyan. So, ngayon, moving on naman tayo sa akin second trimester. So, second trimester ko, ito, medyo okay na ako. Hindi na ako nagsusuka, hindi na ako nahihilo, nakakilos na ako, nakakabiyahe na ako, pero hindi ko pa rin na-try na bumiyahe ng malayuan or makarating sa, ganyan, sa SM North. Ganyan, hindi ko pa na-try kasi nga, naka-lockdown na, naabutan na tayo ng lockdown. So, sa back pain, yan, medyo laging sumasakit yung likod ko. Well, normal naman siya, basta wag lang yung sobrang sakit na parang pang nagle-labor ka na. Pero, syempre, kailangan mo pa rin i-consult sa OB mo kung normal ba yung nararamdaman mo or hindi. So, next is parang, yun, kasi pag nasa second trimester ka na, as in, palaki na ng palaki yung chan mo, so nakakaramdam ka na ng parang bloated ka palagi. Yung parang, kasi parang sasabog na yung chan mo nun eh. Lalo pag busog ka, so as in, lumalaki yung chan mo, kaya parang sasabog na yung chan mo dun. At mabigat ang chan, kasi nga po, bumibigat na rin si baby nun, and nagkakompleto na siya, nagkakompleto na yung mga organs niya, yung buong katawan niya, nagkakompleto niya, so nagbibigat na talaga si baby nun. And syempre medyo gumagana na rin, bumabalik na yung ating pagkain, gumagana na yung ating pagkain kasi tapos na yung paglilihi natin. So, and then yun, hindi na ako nakakapagsuka, hindi na ako nangihina, as in nakakalabas na ako, parang okay na sa akin yung amoy ng labas, hindi na ako nahihilo sa amoy, sa usok na mga sasakyan sa labas. Kaya ayun, nakapagsimba na ako, ganun, nakabili na ako ng diaper ni Cassie sa labas, ganun. Kaso nga lang, ayun, naabutan na tayo ng lockdown, kaya hindi ko na try na magbiyahe ng malayo, at hindi ko na rin na try na, ayun, lumabas-labas. Patalagang dito na lang, and then sa labas lang, kasi meron naman ditong tindahan, ganun, Alpha Mart. Kaya ayun, nakaka-labas-labas pa rin naman. And ngayon guys, pang 3 trimester na ako. And soon, 9 weeks to go, makikita na po natin si baby. Yes, it's a girl again. So kung hindi nyo pa po napapanood yung aking video sa aking gender reveal, so girl po yun. And until na wala pa kaming pangalan kasi hindi pa nakakapag-isip ng name.
Kasi kung may suggestion kayo ng name na nag-start sa G and C, so please comment down below lang po kayo kung may mga suggestion kayong name na start ng G and C, kasi gusto namin yung name ng baby namin is start sa aming pangalan. So yung asawa ko po is letter G kasi Jerwin, na ako letter C kasi Cherry. So yeah, parang katulad kay Cassie, Jillian Cassie. So yeah guys, thank you for watching and sana po masubaybayan nyo pa rin ang aking pagbubuntis kahit medyo tamad ako. Siguro sa next na video na po ay ang aking mga gamit ni Cassie, ay gamit ni baby number 2. So yeah, thank you guys for watching. Bye!